marami kaming pangarapan sa kanya. Hindi makapaniwala si Paolo sa sinapit ng kanyang 15-anyos na kapatid na si Princess na natagpo ang patay sa isang liblib na lugar sa Bustos, Bulacan noong Biyernes. May mga paso ng sigarilyo at pasa sa katawan ng biktima nang matagpuan ng mga pulis. Sabi ng mga kaanak ng biktima, Miyerkules nang umalis sa bahay nila sa Navotas si Princess kasama ang ilang kaibigan. Nagsimula nang magduda ang pamilya nang hindi siya umuwi makaraan ng 2 araw. Ayon sa pamilya, mahilig magbisikleta si Princess at sanay bumiyahe mula Navotas papuntang Bulacan kasama ang mga kaibigan. Pero hindi niya dinala ang kanyang bisikleta nung umalis noong Miyerkules. Ayoko pong unang maniwala. Maraming pasa, magayong mukha, bugbog sarado. Nagsasagawa pa ng follow-up operation ng pulisya at hindi pa tinukoy ang kanilang sospek. Hinihintay din ang resulta ng medical legal report para matukoy kung ano ang kinamatay ng biktima. Hustisya ang sigaw ng pamilya para kay Princess. Sa gumawa po ng krimen at sa kapatid ko, hindi man namin nakikita kung sino ka, pero nakikita ka ng Diyos, makonsensya ka. Pare-pares na may mga pamilya at masakit na pamilya natin. Hindi po ni Sir the Princess yung ganitong senaryo. Isa lang po ang hiling namin. Kailangan po namin dito ng hustisya. Nagbigay ng 2 araw na taning ang lalawigan ng Bulacan sa pulisya para maresolba ang kaso. Nakakalungkot dahil itong mga nangyayari ito. Manawagan natin ang pag-iingat sa lahat. Alam naman natin, mahirap ang buhay ngayon, di ba? Kahit naman hindi lang babae o kahit naman mga lalaki din, ay mga tao, kahit yung tao, nakakalungkot. Mag-iingat tayo. Ayon sa Bulacan PNP, bubuo sila ng special task group para tutukan ang kaso kasama ang iba pang unit ng pulisya. Rafi Santos, ABS-CBN News.